What's up, mga netizens? Kasama na rin dito mga Tolits, mga Marites, mga Marisol. Kamusta kayong lahat? So, narin dito naman po ang inyong likod. Ako po si Goody Eddie. Maraming salamat po sa mga nagsubscribe po sa atin at sa mga bago pong subscriber. Welcome to my channel. At kapag ikaw ay first time mong manood sa aking channel at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba para malaman mo kapag may mga bago akong videos na katulad nito. So for today's video guys, sa pag-uusapan natin is magre-react tayo sa nag-viral na video sa TikTok. So, huwag na natin ito patagalin. Again, this is Goody Addy and welcome to Addy's Real Talk. Alright! So again, nandiyan pa rin kayo. Maraming salamat. Kung nandiyan pa rin, so malamang ikaw isa. So, interested ka sa ating pag-uusapan for today's video. So, para malaman ng iba, kung hindi nyo pa napanood ito, nag-viral sa TikTok na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatapos, may ilalagay ko yung clip dito sa susunod na video para alam mo din kung ano ba yung pag-uusapan natin today. So, ito yung video clip kung ano ba talaga ang nangyari. Bola kayo dyan, isa ko kain ako. Papangit nyo. Walang nakakatawa. Squatter ka ba? Squatter ka. Diba? Pangit. Diba? Panting mo na yun eh. Giningiti ang po Panginoon. Ano mo nakakatawa? Pangit niya. Giningiti ang tulak na niya. Makakala ko kasi yan. Ngayon na. Di ba kanina dito pa lang tayo? Tinatawa. May tingin na dito yung babae. Ano naman nakakatawa sa inyo? Kaya nung tingin mo yung sarili ko sa kanya. Makala ko nandiyo. Kaya ano? Yung pala tinatarayan mo. Ewan ko kung tingin yung babae. Kaya nga, maganda siya. Masaya naman. Denim jacket. Gusto lang din na report dito sa lakto. So, yun nga mga ka-netizen, no? So, ang nangyayari dun mga ka-netizen is apat sila magkakaibigan na kumakain sa McDonald's. And sa mukha nila, sa itsura nila, mga teenagers pa itong mga ito. So, narinig nyo naman siguro na may kaharap silang mga tao na parang tinatawanan sila without any reason. So, itong si ate girl na nasa gitna ng camera is nagre-react siya, gusto niya ipagtanggol yung buong grupo nila, kumbaga. Ito, mga netizens pala, before we proceed, ito ay opinion ko. Ako po ay isang bisdak.
lumaki po ako sa Tagum. So doon po ako, not physically, but doon ako nagkaisip. So lumipat na po ako dito sa Manila when I was grade 5 na. So hanggang ngayon po, kabalo pa akong mag-Bisaya. So I am a proud Bisaya as well. So kung ano man po sasabihin ko, please respect po o respetuhin nyo po yon, kasi ito lang po yung opinion ko. So again, so magkakaibigan sila. So nakaupo sila, sabi ni Ate, sabi ng according sa kanilang kwento is hindi nila alam ba sila pinagtatawanan nung kabilang na nasa kabilang table. So itong si Ate Girl na matapang talaga sa grupo is gusto niyang i-confront itong mga tumatawa sa kanila kasi hindi talaga nila alam kung bakit sila tumatawa. Hanggang sabi niya, Bisaya naman. So dito nagkaroon ng mga usapin sa TikTok at lumaban ang mga bisdak. Sinasabi ng mga katulad ng mga kabisaya ko na bakit daw ginagamit yung Bisaya in a negative way. Which is hindi naman sa akin matagal nang ginagamit itong pagiging Bisaya mo in negative way. Parang kapag Bisaya ka, wala kang karapatan na kumain, wala kang karapatan na something kasi Bisaya ka. Alam mo yung ginagawang negative yung pagiging Bisaya mo. Which is mali yun. Pero sa mga kabisdak ko naman, sana intindihin din natin sila, Ate Girl, na nasa punto sila ng mga panahon na yon, nanggalit sila at gusto nila ipagtanggol ang mga sarili nila. Feeling din kasi nila is nabubuli sila. So feeling na nabubuli sila, so anong resulta nun is gusto rin nila ipagtanggol yung sarili nila without thinking na nakakasakit na sila ng ibang grupo or ibang tao, which is ito nga yung ginamit nila na Bisaya naman. Pero sa mga kabisda ko, sana huwag natin siya masyadong awayin o huwag natin siya masyadong i-bash. Tignan din natin kung bakit ba siya napasabi ng ganon. Pero hindi ko naman sinasabi o hindi ko siya kinakampihan na tama yung sinabi niya ng ganon or tama yung ginamit niya na Bisaya naman tapos may sinabi ba siyang squatter. So hindi ko sinasabi na tama yon. Pero bigyan natin siya ng benefit of the doubt na nagawa niya lang yon kasi pinagtatanggol niya yung sarili niya, pinagtatanggol niya yung barkada niya. Ayaw niyang mabuli sila. She's trying to be strong sa kanilang grupo. Kaya siguro possible na naging ganun sila. At also at the same time, may kasunod pa yan, nag-follow up video siya at ito yung follow up video niya. So hey guys, ito yung regarding to dun sa nag-viral na video na nakapag-insult ako ng someone, tapos nagamit ko yung Bisaya word, which is wrong. And ina-admit ko, mali ako doon, mali yung term na nasinabi ko, or mali yung word na sinabi ko, na na-generalize ko yung mga Bisaya. And sorry doon sa mga Bisaya na tao dyan, I'm very sorry guys. Mali po talaga yung nagamit ko na word. And doon sa mga bumusto sa amin sa McDo, hindi kami nagsusorry sa inyo, okay? Ang bastos nyo pa rin. So, video to para doon sa mga Bisaya na sa video na mali yun, na-admit ko mali yun, mali po yung word ko, mali po yung term ko, and ayun, thank you po. So ayun nga, nakita nyo naman diba na she did her best, talagang gumawa pa siya ng isa pang video para mag-sorry sa ating mga kapwa Bisaya o mga kapatid kong mga bisdak dyan. So hindi niya talaga gusto or hindi niya talaga sa aking pakiramdam ay hindi niya talaga ito ginamit para lang para dahil yun ang tingin niya. Naggamit niya lang talaga to dahil nga may nambabasok sa kanila. So pero para sa mga tao dyan na gumagamit na yung Bisaya naman in a negative way, tigil-tigilan niyo na po yan kasi sa totoo lang, kami mga Bisaya, we have a lot of capabilities and talents that you don't have. Hindi kami nagsasabi na Tagalog naman, or Ilonggo naman, or Kapampangan naman. Kasi lingwahe natin to eh. It is our language here in the Philippines. At alam natin na marami tayong mga dialect dito sa Pilipinas. At we should respect that. Eh ano naman kung Bisaya kami? It doesn't mean kung nagsusuot kami ng denim is Bisaya, ganun ba ang mga Bisaya? I don't think so. Maraming mga Bisaya ngayon ang nananari sa mga pageants. May mga Bisaya ngayon na talagang lumalaban para sa Pilipinas. Halos lahat ng mga atleta natin ay galing sa Bisayas or mga Bisaya mismo.
Which is nakaka-proud yun, diba? So, tagalin na sana natin yung pag-iisip na kapag ganito ang damit mo, kapag ganito ka magsalita, na napapabisaya yung salita mo, is ang pangit na siya, parang sabi mo, ah, bisaya. Tingnan na po natin ang mambuli kasi wala po talagang magagawa ang mambubuli, ang nambubuli. Alam nyo na maraming namamatay dahil sa pambubuli. So, para kay ate girl, alam ko na intindihan kita dahil nambubuli din ako paminsan-minsan at gumagawa tayo ng paraan para lang lumakas ang loob dito. Pero hopefully, by next time, is ingatan mo din yung mga gamit mong mga salita para walang masaktan at walang maapektuhan na grupo or ethnicity or mga katulad naming mga Bisaya. Para sa mga nasaktan naman mga Bisaya, na kasabot man ko sa inyo kapod, pero tanawon po na ang sitwasyon kung sa'yo nakita mo sa ilaha kay gibuli man po good sila o niya na-hurt man po good sila, so gibasok man po sila o niya ang way na maibalik nila yung confidence is mula ba yun sila ba o niya mga bata-bataon pa man good din, mga teenagers pa man good din. So let's give her a benefit of the doubt pareho gyapon nga dili yun na siya yung ana and nangayon naman po siya sorry sa tua, so ato na siya i-accept kay kamo naman itong mga Bisaya dyan, mga buutan man ta, diba? Mga buutan ta, mga gwapo ta. Mga nindot ka ito, mga nindot ka ito. Mga, kailan man po ang mga tao nga kapag Bisaya, talented man dyan. Hopefully guys, sa mga lahat po nang manonood ng aking video, please, huwag po natin gamitin kung ano man po yung mga dialect ng mga tao is gamitin natin sa pambubuli or gamitin natin in a negative way. Let's respect each other. Let's not bully each other. Kundi, magbahala lang po tayo. See you on my next video. And if hindi ka ba nakapag-subscribe, subscribe ka na, okay? Subscribe, click the button. So, I am now signing off. Bye!